Balibalita nga ang pagsasama ngayon ni Min Mendoza at Alden Richards sa California at tila ayaw naman nilang paalam na mismo magkasama sila kung hindi pa ito makikita. Iba niyang mga kasama. Ngunit tama na rin na huwag muna silang istorbuhin dahil nga naman sa napakarami na nilang problema. Itong mga nakaraang buwan ay dapat din na magpahinga sila. Hindi lang mag-celebrate ng birthday, kundi para na rin sa kanilang mental health. Nadami nga naman ng mga bumatigo sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Nariyan din ang mga pang-aalipusta at mga pambababoy sa kanila na wala namang dahilan, na tila pinipilit lang ng mga Armin, mga fans ng mga Brand X at mga tutol sa kanilang relasyon. Ang pilit silang sinisira, kaya maganda na rin at hinihiling nila Min at Alden buong Aldam Nation na huwag muna silang istorbuhin. Nang sa gayon ay mawala na rin ng rason ang mga bashers at mga naninira sa kanila na istorbuhin din sila. Malakas din naman kasi ang loob ng mga bashers at mga naninira kay Min Mendoza at Alden Richards dahil alam nila ng Aldam Nation ay nakapakaraming paraan para mapatunayan na talagang magkasama sila ang tunay na relasyon nila. Ika nga, starve the trolls. Ang ibig sabihin nito ay huwag nang bigyan pagkakataon ang mga troll army na bigyan sila ng ibabato. Alda Maychard. Nagtataka ang ilan sa mga ADN kung bakit ngayon ay nag-i-invite na lang ang Itbulaga para sa kanilang audience. Hindi tulad dati na kahit sino, kahit sa ang fan club ay pwede ritong pumunta. Tila ito siguro ay ang pagkukontrol kung sinong fan club lamang maaaring makadalo dito. Kung matatandaan nyo kasi, dati ang ADN ang nagpahayag ng saloobin. Tila mag-isa lamang siya na nakapasok bilang isang aldab. Ito nga ang sabi ni Violet. Absolutely correct. Noon ang hirap makapasok sa loob ng APT. Ang haba ng pila pagdating dun sa dulo, hindi ka papapasukin. Tama nga yung sinabi ni Violet. Dati talaga ay marami pang hindi nakakapasok dito dahil na lamang sa dami ng buong Aldab Nation. Ngayon ay piling-pili na lamang ang audience nila na tila nawawalan na. Hindi pinapansin ang mga true-blooded Aldab Nation, kaya ang mga pinapapasok na lang dito ay ang mga Armin. Pagdagdag pa ni Bekang, so sad yung dating umaapaw hanggang labas, ngayon nag-i-invite na yung studio audience. Wala talagang permanente sa mundo. Tama rin yung sinabi ni Bekang. Dati naman talaga ay napakarami na ng fans ng Itbulaga. Hindi lang ito sa Aldab. Ngunit noon pa man, ito ay ang mga araw na wala pang pinapanigan ang management ng Itbulaga. At nang dumating ang Aldab, iisang fan club lang talaga ang dinadayo, ang Aldab Nation. Ngunit ngayon, tinanggal nila ang pagsuporta ng mga true-blooded ADN. Makikita na napakakunti na lamang ng kanilang audience. Ito nga ang ipinahayag ni Mila Kambal sa ipinos niya na tila mensahe at kausap dito na mismong si Alden Richards. Ito ang nakasaad sa usapan. Tita, hindi si Blank ang kausap ni RJ. Si Blank, sila ang magkausap. Sabi ni Blank, kapangalan ng anak mo ito, Boss A. Parang may pinapakita si Blank. Sabi ni RJ, easy. Tawanan sila. Tas nakisali sa usapan si Blank. Ilan taon na ang anak mo, Boss A? Ang sagot naman ni RJ, 12. Joke lang. Tawanan sila. Yan nga ang naging usapan nila na mismong kasama si Alden Richards at tila pabiro na sinasabing 12 na si Baby Tio. Napakaganda nga nitong resibo para sa buong Aldab Nation. Ganun na lang kasi ang ginagawa nilang pang-aalis pusta kay Min Mendoza at Alden Richards. Kaya maganda na rin na ganito ang nangyayari at merong inilalabas na tunay at makatotohanang resibo ang Aldab Nation. Hindi malinaw ang oras o araw na ito ay naginanap. Ngunit ang mahalaga dito
ay saktong-sakto o akmang-akma ang ginawang pag-uusap nila sa tunay na kaalaman ng buong Aldab Nation na nagpapatunay na ito ay hindi gawa-gawa lang at totoo na nangyari. Kaya hindi na rin na makakaiwas si Min Mendoza at Alden Richards sa mga inilalabas na resibo ng ADN. At hinayag na rin naman ni Min Mendoza at Alden Richards na walang silang gagawin para ipalam ang gagawing birthday ni Min Mendoza. Kaya naiintindihan ito ng buong Aldab Nation. Alden Richards at Min Mendoza, steady lang. Napakaingay na nga ng usap-usapan na tila tatanggalin na ang Itbulaga at papalitan ito ni Willie Revillame. Pag nangyari ito, tila matatanggal na rin si Min Mendoza at sasama na kung saan man nilipat ang Itbulaga. Sa madaling sahalata ay magkakahiwalay si Min Mendoza at Alden Richards ng network. Ngunit agad naman itong pinabulaanan ni Sir Joey De Leon. Ito ang pagkasabi niya. Magkita ulit tayo after 6 years to celebrate Itbulaga 50 years anniversary on television. At dagdag pa ni Tito Sen, walang dapat baguhin sa production ng Itbulaga. Ang tila hindi lamang nagsalita dito ay si Bossing Big Soto. Magkaganon pa man, pinatawag na Wow Bulaga na tila kaharian ni Lily Villami ni Halos Hos na tila may-ari din ng Itbulaga ay patatarsikin ang mga tobyera kasama na rin si Tito Big and Joey. Maganda na rin nagsalita si Sir Joey De Leon at si Tito Soto. Nang sa gayon, hindi paghiwalay si Min Mendoza at Alden Richards. Alam naman kasi natin na si Min ay pamilyar na rin sa TV5 at usap-usapan na kung matatanggal man sila, sa Channel 5 sila lilipat. Ngunit ang hindi lang maganda rito ay baka sinasabi lang ni Joey De Leon, Tito Soto, meron pa rin Itbulaga. Ngunit ito na ay sa kabilang channel. Then marirealize na talagang pinaghihiwalay nila si Main at Alden. Talagang palaban nga ang ginawang ito ni Main Mendoza tungkol sa pagsusuot niya ng kanyang wedding ring. Tila ibinigay pa ni Alden Richards noong 21st. Ito ang ipinahayag ni Mila. Ang sabi niya, pinakita na ni Main kung sino ang tunay na may-ari sa kanya. She was wearing the earring na binigay sa kanya ni Habi on her 21st birthday. Lumalaban na rin si Mimi. Pagpapatuloy pa niya, actually, she was given 2 set of engagement and earrings by RJ. First, once the done na place on her finger sa Como, Italy. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!